Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Sa isang nakakagulat na pangyayari, kumalat ang mga balitang si First Lady Smags, asawa ni Pangulong Kuting ng Norte, ay sangkot umano sa isang iskandalong relasyon kay Escudero. Ang balitang ito ay nagdulot ng malalaking usap-usapan sa mga politikal at sosyal na sektor ng bansa at nagdudulot ng mga tanong tungkol sa integridad ng mga nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ayon sa mga pinagkakatiwala ang mapagkukunan na malapit sa unang pamilya, ilang beses na umanong nakitang magkasama si Smags at Escudero na nagpasimula ng mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ang mga paglitaw na ito ay nagpaalab ng mga balitang maaaring gumaganti si Smags sa kanyang asawang si Kuting. Ang mga political analyst at komentaryo ay abala sa mga teorya tungkol sa mga implikasyon ng umano'y relasyon na ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring isang kalkuladong hakbang ni Smags upang ipakita ang kanyang kalayaan at magkaroon ng leverage ng kanyang kasal. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang distraction lamang mula sa mga mas mahalagang issue pampolitika. Bilang tugon sa mga aligasyong ito, naglabas ng pahayag ang opisina ng Unang Ginang na itinanggi ang anumang hindi tamang pag-uugali. Maaring mariing ipinaninindigan ni First Lady Smags na ang kanyang mga pagkikitungo kay Senador Escudero ay pawang profesional at saklaw na kanyang mga opisyal na tungkulin. Ayon sa payag, ang mga walang basihang akusasyon na ito ay mga tangkang sirain ang kanyang reputasyon at ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga gawaing pangkawanggawa. Si Senator Escudero naman ay umiwas na magbigay ng anumang pampublikong payag na lalo pang nagpapalakas ng espekulasyon. Ang kanyang pananahimik ay itinuturing na ilan bilang isang pag-amin ng kasalanan, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang estratehikong desisyon upang iwasan ang karagdagang kaguluhan ng media. Ang opinyon ng publiko ay nananatiling hati na ang mga plataporma ng social media ay nagiging larangan ng laban para sa mga taga-suporta at kritiko ng Unang Ginang. Kung mapapatunayang totoo ang iskandalo ito, maaari itong magkaroon ng malalaking epekto ng unang pamilya at sa kasalukuyang administrasyon. Nakikita na lamang kung paano haharapin ni Pangulong Kuting ang mga aligasyong ito at kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang pamumuno at imahe sa publiko. Habang maingat na sinusubaybayan ng bansa, isang bagay ang tiyak. Ang nagaganap na drama na ito ay patuloy na magiging laman ng mga headline at usapan sa mga darating na araw. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. So yun mga ate at kuya, after ni Smags na mapahiya sa kanyang pang-aagaw ng baso ni Cheese, napilitang mag-release ng statement. Mismong si Attorney Glenn Chong ang nagsabi na yung interview ni Smags kay Kato Nying ay patunay na nakakaladkad natin ang babaeng ahas sa labas, sa kanyang comfort zone, diba? Sa kanyang bubble. Kasi nag-uumapaw na ang kanyang kawalang hiyaan at naglalabasan na, sumisingaw na. Kaya kailangan niyang mag-explain
kung hindi man mag-explain, kailangan niyang manindak. Kaya sa interview niya with Kato Nying, di ba nabanggit niya yung patungkol sa Romania? Sabi niya, kaya kong tumawag sa Romania para yung mga bashers namin, alam niyo na. Pero this has to stop, sabi ni Smug Arte-Arte, di ba? Oh, kailangan na itong matigil, no? Hindi na namin papatulad yung aming mga bashers, hindi na namin gugur, parang yun ang ibig sabihin, hindi namin gugurgurin, pero i-reverse psycho nyo yan, mga tatuya. Sinabi lang niya yun. Pero baka yun talaga ang kanyang balak. Kung hindi niya kayang patsugihin si Miss Marlica at ang kanyang mga kritiko na sa, by means of her mga alipores dito sa Pinas, katulad ni Melquiades, na di umano ay pumunta ng anemika, may bit-bit na malaking halaga para pambayad sa panggurgur, right? Sabi ni Miss Marlica yan. Kung hindi kayang i-accomplish ng Pilipino ang panggurgur kay Miss Marlica sa ibang kritiko, Romania ang tatawagan. Diba sabi niya yan? Pwede naman kaming tumawag sa Romania para nga patahimikin ang mga kritiko. But we're not gonna do that because this has to end. Kailangan matapos to. Kailangan din namin patulan. Hayaan na lang namin sila. Magpaubaya kami. Diba? Magpatawad. Ganun ang kanya ibig sabihin. But yung moment na lumabas siya at mag-explain ng ganyan, ay ibig sabihin, yung kanyang pagtatago, yung pagiging private person niya, kasi very private nga raw siya, ayaw niya ng interviews. Kasi nga tumatakbo yan kapag may press. Diba? Huling-huli doon sa Chinese New Year celebration. Sa BGC, kinulat yan ng mga presa. Umaten siya sa Chinese New Year celebration noong February. Noong nakita niya may press, tumakbo yan. Ayaw niyang magpa-interview, ayaw niyang makuna ng camera. Wala siyang choice, marami na ikipag-selfie sa kanya. Kaya ang ina-upload niya sa kanyang Facebook, yung mga kinis na, no? Malit na ang bewang, wala nang pilegi sa leeg. Pero kapag nakita mo yung mga selfies ng mga taong nag-selfie sa kanya sa mga inaatinan niyang mga events, kulubot na kulubot si madam at ang ngiti, pilit na pilit kasi she knows for a fact na ma-upload yung picture niya ng raw, organic, walang filter. But the more, basta sa kanya, at least ang importante, yung kanyang mga pinupost sa kanyang Facebook page at sa kanilang page mag-asawa, ni Kuting at ni Ahas na yan, ay yung mga well-edited na, gumagastos daw yan ng limpak-limpak para lang maganda ang kanyang mga pictures. According to Miss Marlica. Okay. Ano ang sinabi ni Attorney Glenn Chong? Medyo hindi ko to na-gets mga atit kuya kaya nagtanong pa ako kay Ate Marga. Right, Ate Marga? May ini-reveal si Attorney Glenn Chong patungkol doon sa pang-aagaw niya ng wine. Okay? Eto. Asahin natin. Sabi natin ni Glenn Chong, a penchant for cheap antics. Cheap naman talaga, kachipan naman talaga yung kanyang antics. Atik lang ito ni Liza Marcos, pinangalanan ng buo. Tinanong ko sa Team Marga kung ano yung atik. Salitang Bisaya pala yun, ibig sabihin ay parang biro lang. Nagbibiro lang daw si Smugs. Minsan mga atit kuya, ang totoo mong nararamdaman, dinadaan mo sa biro para hindi ka maka-offend. Ay! Ang ating signal nagugurgur! Hello! Andiyan pa ba tayo? May signal pa ba tayo? Andali. Oo. Comment nga kayo. May signal pa ba mga atit kuya? Okay. Biro lang ba talaga yun mga atit kuya? Nagbibiro lang ba talaga siya? Tingnan ko nga. Joke lang, ganon. Kunwari lang niya yon. Kunwari lang, ano, nagkukunwari ba siya sa pang-aagaw ng alak? Minsan kasi yung mga, yung gusto mong sabihin, dinadaan mo sa biro, right? Para hindi masyadong offensive, pero yun talagang ibig mong sabihin. At yung sinabi, pangit mo naman, love. Pero pangit naman talaga. Ang batoy naman ng damit mo, joke lang. Pero talaga namang nababatuyan siya. Right? Oh. Atik lang or biro lang daw ito or joke lang daw ito ni Liza Ahas. May Ahas na emoji. Basahin natin. Liza Ahas Marcos. Okay na ba? Raise at Raison ba yan? Raison or Yarte? Thank you. Oh. Kapag gusto niyang magpa-impress sa tao,
Ah, kumbaga nagpapabibo lang. Yun ba yun ang ibig sabihin niya ng attic? Kung gusto niya magpasikat, magpatuitams, nagbibiro siya ng ganun. That's all. Parang ano, nang aasar pero hindi naman talaga siya asar. Ang gawin ko ngayong alak kong yan. Nagbibiro lang daw, nagpapatuitams. Oh. See? She looked directly in front of the camera to maximize her drama, though she could not fully hide her butod in front of her. Ah, parang nagpapakyut. Nung uminom siya, titigan si Heart, tumingin din daw siya sa camera. Hindi ko nakita tumingin sa camera si butod eh. Parang nagpapatuitams nga. Minsan, ito kwento na Tony Glenn Chong, minsan sumakay kami ng isang coaster mula sa kanilang bahay sa Forbes Park. So malaking sasakyan siguro yung coaster. Papunta kami ng Korte Suprema para sa preliminary conference ni Marcos Jr. sa protesta niya laban kay Lenny Robredo. Bago pa lang kami noon magkakilala sa mga taong 2017 ito, nung panahon nagpaparecount si Kuting. Habang binabaybay namin ng coaster ang kalsada papuntang Korte Suprema, bigla niyang binuksan ang bintana next ng kanyang upuan. Oh, parang nagigets ko na. Parang hitad talaga si Ma'am Shino. Kandida, Talande, Makati City, Candelaria, Quezon, Kande, Talande, Makati. Makati, oh. Nagpapapansin. Batak daw kasi si Smugs. Baka nagpapapansin daw. Oh, KSP si Madam. Feeling bagets, feeling desirable. That's all. Kahit bihisan ka pa ng salapi, madam. Well, malay mo, may mga lalaki namang papatol. Right? Basta't lagyan mo lang ng palda, tapos ang palda made of dilibuhin. Pak na yan. Oh, pak na pak. Habang binabebe namin ng coaster ang kalsada papuntang Korte Suprema, bigla niyang binuksan ang bintana next ng kanyang upuan. Inilabas niya ang kanyang ulo. Mindless of the danger, kuno. Sabi niya, ay, kahit delikado, dead mock, yes. Parang ganun ang sabi. Inilabas niya ang ulo sa bintana. At binuhaghag ang kanyang basang buhok. Ay, yes, wow. Talaga namang soft, shiny, babae. Mabango, mahalimuyak, fresh, bagong ligwa. Mindless of the danger. Ginawa niyang mistulang hair dryer ang hangin sa labas. Kung di ka ba naman bubitas, Mugs? Ang alikabok, ang kulot yun. Alam niyo ba mga atat kuya, ma-share ko lang, dyan nasira ang balat ko nung una kong tungtong sa Maynila. I think 17 years old ako, if not 18. Nung ako'y pumunta ng Katagalugan, lumuwas ng Maynila. Kasi I grew up in Bisaya eh. So after ko mag-take ng dalawang taong maigsing kurso, certificate, something. Yung two-year course lang, associate course, after ko mag-take ng two-year course sa Bisaya, lumuwas na ako ng Maynila kasi gusto kong ituloy yung aking four-year course. Gusto ko i-proceed sa four-year course. Gusto ko magkaroon talaga ng degree. Noon pa, pangarap ko na yan. Mataas ang ambisyon ko kahit kami purita lulu. Kahit umaaray na ang magulang ko sa gasto. So, kami ni Mama lumuwas. Siya nagtrabaho bilang kasambahay at yaya ng bata. Ako naman po ay hardinera. Taray, hardinera. Yes, hardinera. Noon lang yung Pencho Pesa. Tagatabas ng Talahib sa Tagaytay. At dyan sa Laguna. Sa Laguna ako nag 4-year course o nagtatabas ako ng halamanan doon ng boss ng amo namin ni Mama. Si Mama nag-aalaga nung anak. Wala akong sweldo. Kasi libre tirahan, libre kain. Si Mama lang ang may sweldo, mga atit kuya, pagdurusa noon. Lahat utos sa akin, syempre, no. Boy, ang dati ko noon, boy, kahit na girl accounts. Alam niyo ba ang sama-sama ng loob ko, mga atit kuya, na ako'y nagtatabas ng Talahib sa Tagaytay, never kong nakita yung Bulkang Taal? Never kong nasilayan yan. Kasi parang ano yun eh, parang hindi sa pampang ng Tagaytay yung bahay ng amo namin. Medyo paloob eh. Kaya hindi ko nakikita yung ganda ng Tagaytay na yan, kundi pa ako, di ba, nagtagal ng another 10 years sa Katagalugan. So, yun, biro mo yun, ako ay boy,
Basta ako'y hardinera noon, tapos hindi ko nakikita ang ganda ng Tagaytay. Ang sama-sama ng loob ko, pero sige lang, push lang. Ngayon, pwede na ako magsawa ng kakatingin dyan sa lawa, di ba? Tsaka sa Bulkang Taal, o pa. So, So, bakit ba ako napupunta sa kwento kong yun? Nalimutan ko na tuloy. Bakit? Anyway. So, ayun nga yung nasira yung mukha ko. So, yung, kasi first time ko dumayo na ng Maynila after ko magtapos ng 2-year course ko sa Bisaya. Pagdayo ko, pagdating ko ng Maynila, syempre yung mga bus na nasasakyan namin nun, yung ano, para makatipid ka at mura, di ba, magdi-jeep ka, magbabas ka, yung bus yung hindi aircon, yung open. Diyos ko, ako yung manghang-mangha sa mga buildings na yan ng Maynila, di ba? O, grabe ang tataas, grabe, bongga, walang ganito sa Bisaya. Grabe ang liwanag dito, parang abroad. Sa amin, ang dilim-dilim na paggabi, alitap-tap na lang makikita at mga between. Dito, pa, ang daing ilaw, bongga mo. Ako na may manghang-manghang ganyan, eh. Kandadungaw ako, labas na labas ang mukha ko doon sa bintana ng bus. O Diyos ko, pagdating ko ng pupuntahan namin ang mukha ko, puro uling. May mga ano, may mga alikabok. Yung ano, yung dumi, ng ibinuga ng mga sasakyan. Tapos yung inong ko, ang itim. Ang itim-itim, mga atat kuya. Yung may itim dito. Yeah, yung mga ibinuga ng tambutso na yan. Pollution nga. Hindi ako, wala pang 2 weeks, puro tagyawat na ako. Hey, go Smugs, sa pagpapatwitams mo, hindi mo inalintana ang alikabok, ang pulusyon, ang usok, ang dumi. Makapagpatwitams ka lang. Oh. Over the next, ginawa niyang mistulang hair dryer ang hangin sa labas. Syempre, humanga kami dahil cowboy ang dating niya. Yun na nga, nagpapa-impress na ako. Madali ako pakisamahan. Simple lang ako tao. Hindi ako elite. Hindi ako alta. Mga magiging kajami niyo ako sa inuman. Mabiro akong tao. Madali ako. Di ba? Hindi ako seryoso masyado. Go. Close tayo. Over the next 6 years, I discovered the truth ng drama ni Lisa Ahas Marcos. Atik-atik lang pala para bumilib kami sa kanya. Nagpapa-impress. Hindi kaya yung pang-aagaw niya ng alak ay, alam naman niya kasi may camera eh. Hindi kaya parang diversionary tactics lang din yan. Okay, napag-uusapan na naman siya, no? Yung ganyang drama nila. Caught on kami, alam na naman niya, naglalakad sila, may vlogger naman kasi at may nire-record naman ng Presidential Communications Office ang mga events ng Kamangyang. May photographer, may videographer, yung naglalakad sila papasok, di ba? Aware naman si Smug sa kinukunan. So, yung pang-aagaw niya ng alak, alam niya makukunan din sa video. At yun ay pagpapakit. Siguro parang nga hindi mapag-usapan yung pulvoron, yung kidnapping issue, mga sikreto ni Smugs, di ba? Kaya ginawa niya yung drama. Successful. Yan yung pinag-uusapan ngayon. Nababati ko siya, may iba namang nagtatanggol. Yun nga lang, napilitan siya mag-release ng statement kasi nga, kabalahuraan yung ginawa niya. Hindi kabibuhan. Tama ba, matat kuya? O, atik-atik lang pala para bumili daw yun sa kanya. Kasi parang sabik nga ito sa atensyon. Yun yung bagong Pilipinas nilang video, sinare ni Miss Marley kayo eh. Imbis na seryoso siyang... diba, kumanta or tumayo pa habang kinakanta yung bagong Pilipinas hymn na yun. Sis magsay kending-kending na pa. Hanapin ko yung video. Well, one can say this is all part of her despised budol scheme. Mag-ingat, sabi niya. Nambubudol si Smugs sa kanyang pinagkikilos. Nga lang, at nagba-backfire. Is that right? Bumabalik sa kanya yung mga kadramahan niya at magpapatwitabs niya na yung, alam niyo, si Taning parang ganyan eh. Sandali, napin ko lang yung video ha. Nasa bold yaka lang siguro yun. Si Taning at saka si Smugs magkaugali. Pero hindi naman si Taning elite. Si Taning, mga ate at kuya, mahilig magbiro, minsan nakakatawa yung biro niya, but mostly, hindi naman nakakaaliw. Ganyan si Taning, di ba? Mahilig siyang mag-joke-joke, pero wala namang funny bone si Taning.
So, ay, hinahanap ko kasi yung picture ni ano, matat kuya, ni, yung nagkikending si Smugs. Asa na yung waiter ko, si Keso. My God. Hinahanap yung picture. Oh my God. Ayun! Pinutugtog yung kanilang hymn. Si Smugs ay kumikending-kending na... Kumikending, akala ko na may pag-get. Masayang-masayang inanitan. Masayang-masayang. Oh, dancer talaga ang... So ito. Ito pa lang si Smugs ay atik-atik lang. So nagpapa-cute, nagpapa-tweet thumbs. Gusto niyang relatable siya, is that right? Gusto niyang hindi siya tingnan as, kasi alta talaga siya eh, no? Alta ang ugali. So gusto niyang ipakita na ano siya, mabiro, masayahin, cool, chill, very New York. Naaaliw ba kayo sa kanya? At saka siguro kung nagpapakute siya noong kina-attorney Glenn Chong by making wagay wear here, mindless of the danger, I'm gonna dry my hair, I'm so, ano talaga, I'm so simple, hindi ako nagbo-blower ng hair. I-ano na natin, i-harness na natin itong libreng hangin. Gawain kasi namin yun mga atit kuya, di ba? Lalo na nag-aaral, nung nag-aaral tayo, na papasok tayo ng school, at, oh, teka muna, libre na ang dryer sa jeep, pwede na ito pagdating ng school, tuyo na ang hair. Feeling ni Smugs, ganun din siya, no, na simpleng babae. Simpleng talande. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!